Ayon sa opisyal na tagapagsalita ng AFP, Colonel Arnulfo Marcelo Burgos, nagsisilbing mga tagapamayapa ang mga puwersa ng 2nd Philippine Marine Brigade sa pagbibigay ng proteksyon sa 60 pamilya na naipit sa bakbakan ng Abu Sayyaf at Moro National Liberation Front sa lalawigan ng Sulu. Batay sa nakating na impormasyon sa AFP GHQ, nagkaroon ng engkwentro linggo ng umaga sa pagitan ng mga miyembro ng Abu Sayyaf Group at MNLF sa nasabing lalawigan ng dakong alas 7 ng umaga sa bayan ng Patikul kung saan pinangunahan ng isang Commander Malik ang mga MNLF fighters. Si Malik ng MNLF ay nagtungo sa kuta ng mga Abu Sayyaf at nagutos sa mga bandidong palayain ang mga hawak nila mga bihag. Subalit ito hindi nagustuhan ng mga Abu Sayyaf kaya nagkaroon ng sagupaan. Naugnay din sa nasabing hidwaan ang pagkakapalaya sa dalawang TV crew ng Jordanian journalist na si Baker at Chani na dinukot ng mga Abu Sayyaf noong June 12 ng nakaraang taon. Sinabi ni Colonel Burgos na ang mga tropa ng 2nd Marine Brigade na pinamuan ni Colonel Orlando De Leon ay agad na nagsilbing security force para sa kapakanan ng mga pamilyang nagsilikas. Our 2nd Marine Brigade is mostly deployed in the area to conduct security operations to contain yung violence that erupted between MNLF and the ASG, which is the main purpose is to contain the violent incident and prevent spillover violence to other outlying. Ang payag ni Colonel Arnulfo Marcelo Burgos sa Campo Aguinaldo. Yan ang DZRH News, RH911, Bing Formento, naglilingkod sa pagbabalita.